Sige, kayo naman magsalita. Ako naman yung ano, makikinig. Sige. Sige. Kumagaan eh. Ikaw dyan. Consult your doctor mo eh. Parang dyan. Si Chan dyan kasi yung huling habilin. Yung title ng huling yung nating ano, Shakewell eh. Yung kagaya. Oo, nang ibig sabihin nun. Gamot din yun. Kagaya. Pagka, di ba, bumili kang gamot, isi-shakewell mo. So, susunod yung ano, yung no therapeutic claim. Kagaya, si Chan dyan yung magpapadoktor eh. Ay, oo nga pala dyan. Ano nangyari? Ba't hindi? Di ba nakischedule kang operahin kapon? Kapon? Ba, bakit? Anong problema, Adrian? Ayun nga, dahil private doctor yung nakalagay doon, plus private room. Ah, okay, okay. Siya tinanggap. So, pera-pera na naman. Okay, oh, okay. Sige, sige, ano pa. Oh, sige. So, ngayon, kailan siya nakaschedule? Bukas na. Bukas, so ano? Admission. Ano naman ang problema ngayon? Ano naman? Birth certificate. Birth certificate, oh, okay. Ilang... So, bakit may problem sa birth certificate? Eh, kasi nga, anonymous yung mga kwan niya eh, mga given... Eh, di lang naman siya may problema ganyan, pati ako nung araw may problema ganyan, kaya ang hirap ka ayusin yung mga papers eh. Pero anong ibig sabihin niya sa ating usapan? Christian context, sige, yung katiyakan ng kaligtasan. Hindi kaya parang elemento lang ng katotohanan yan? Yung bakit nagre-require ng birth certificate, konting maling spelling, konting ganun, ganyan, di ba? Hindi ka natatanggapin, paikot-ikutin ka pa, di ba? Saka hindi lang yun, day. Minsan pati yung death certificate pag may namamatay. So, dalawang tatalakayan natin. Isang birth certificate at saka isang death certificate. Ano ba talagang ibig sabihin? Sa kaligtasan, sige. Estado na tayo eh, okay? Alam na nila kung saan tayo pupunta. Birth certificate. Ano ba talaga ang element of truth? O bakit kailangan ng birth certificate dito sa daigdig? Hindi kaya kailangan din ang birth certificate sa langit? Dalawang. Yung rebirth certificate, o, di ba? Yung talaga bang born again ka? O, yung pangalawang birth. Di ba nung araw din may kasabihan, born once, die twice. Born twice, die once. O, di ba? Ngayon, anong ibig sabihin nito kaya? Di kaya yung mga Christian na, halimbawa tayo, talaga bang dalawang beses tayo sinilang? Yung una, medyo yan ang problema mo dyan, no? Yung kung para kaya hindi ka ma-operahan kasi may ayusin pa mamaya yung problema mo tungkol sa birth certificate kaya hindi mo makuha yung benefit mo. So hindi kaya yung pangalawa may problema rin yung mga tao sa birth certificate nila. Hindi lang ikaw dyan, lahat ng tao bundaigdig dapat questionin nila kung meron talaga silang tunay na rebirth certificate. O paano matitiyak yun? Alam niya ba kung ano yung pangalawa sinabi nyo kanina? Yung pangalawang certificate? Death. Kailan meron ka death certificate? O ano yung death certificate, Saldi? Kailan talaga yung... Gospel! Di ba? Yung matiyak nila. Para mo matitiyak, Bill, na dumaan ka sa gospel? Okay? Ano ba yung resulta ng dumaan ka sa gospel? Ay, alam mo nga, Dran, naalala mo nung araw, namimigay tayo ng gospel tracts. Saldi, yung four spiritual laws. Law number one, God has a plan for you, di ba? And it's a beautiful plan, no? A wonderful plan. Ah, nakalimutan ko na lang yung exactong wording nun eh. Kay Josh McDowell yun eh, yung sa Campus Crusade for Christ. Apat no? Na tuntunin spiritual. So, apat na tuntunin spiritual. Mahal ka ng Diyos at may plano sa iyo ang Diyos. Rule 2, may problema. Mangyayang, di ba? Okay. So, kung kayo ang gagawa ng spiritual law, no? Ganun bang sasabihin nyo? Hindi kaya mas maganda sabihin yung ang Diyos ay galit sa iyo at gusto kanyang patayin. Alin ang mas biblical? Yung sa mga Christian sa labas? Yung katulad ng ginagawa ng mga Christian na nabibigyan ng gospel. Tayo nung araw ganun eh. Mahal ka na yung Diyos. May plano siya sa'yo. Okay? So anong mas magandang witnessing ngayon? Galit sa'yo. Di ba? Romans 5.20? Romans 5.20? Okay? Na tayo eh... God demonstrated His love toward us in that while we were yet sinners. Sinners! Christ died for us. While we were yet His enemies. Sabi siya ng translation. So kaaway niya tayo. O, anong gusto ng Diyos sa mga kaaway? Patayin. Satanas ganun eh. Oh, love your enemies. Sige, sabihin patayin din yung mga tao sa pamamagitan ng gospel. So, gawa kaya tayo ng gospel na God hates you. And He wants to kill you. Right away. Wow, mukhang iba yun. Ano? Teka muna, di ba karamihan ng mga panalangin ngayon punta kayo sa hospital? Di ba galing kayo lagi sa hospital? Anong patalangin kaya ng mga tao doon baga magiging na binabanggit? Siyempre, lang namang, wala kang may interview doon ni Isa. Maliban na lang kung nandun si St. Paul. Si St. Paul kasi sabi niya that I may know him and the fellowship of his suffering. Mga ganun, di ba? Ang gusto ni Paul, mag-suffer. Iba si Paul. To die is gain. Anong nangyari sa Christianity ngayon? Parang baligtad. God bless me. God bless you. Di ba? Ang ibig sabihin, material, kagalingan, di ba? Unlad ka, ganyan. Parang baligtad. Bakit kaya nagkaganon? Hindi kaya walang death certificate yung mga Christian sa labas? Opo. At wala silang second rebirth certificate? Wala. Bakit?
Bakit? Kasi nga kuya, hindi nga sila nakalala. Oh, huwag na lang yung lalayo, dito na lang sa atin. Dito na lang sa atin natin ito. Ako, si Billy, si Adrian, si John, si ikaw, Boy Crispo, tsaka ikaw, Salvi. Anong kadalasan ng mga napupunan nyo pag-ising pa lang natin sa umaga na simptomas na, okay? Ayun, simptomas na. Na tayo talaga hindi mismo gumagaling. Tayo mismo. At kaya pala hindi tayo gumagaling, unang-una, hindi pa tayo tao. At kaya tayo hindi tao, hindi pa tayo sinisilang. At pagka walang identity, walang sinilang, meron bang problema? Wala. Oh, alam niyo na 'yung ibig sabihin. Ganun din naman kapag hindi pa tayo sinisilang magulit, wala pa 'yung tunay na Christian. Ano kaya ang lalabas? Di ka balik tayo sa dati? Ha? Kaya mayroon tinatawag na no therapeutic level. Nako. Hindi kaya 'yung nainom natin eh. Ano lang? Placebo. Naniwala lang tayo na makakagaling yun pala, walang besa, yung gospel. Kaya, yun, tuloy-tuloy yung mga simptomas. Ano yung mga simptomas na sinasabi ko? Huwag na sa ospital, punta ka simbahan. Anong pinapanalangin ng mga tao? Yun nga, yung lahat kagayahan. Lahat po kaya, yung positive mga... Anong gustong-gusto nila? Manatili dito o mag-depart na rito? Stay. Manatili. Stay o move? Stay. Huh? Stay. Punta ka na sa mga crusade, punta ka sa mga revival, punta ka sa mga prayer meeting. Anong pinagpipray? O, punta ka sa radyo, punta ka sa TV, manood kayo naman. Anong pinagpe-pray pag umaga? Halimbawa, hindi na tayo babanggit ng istasyon, okay? Mm. Lahat nga eh. Mm. O, anong pinagpe-pray? Temporal o eternal? Temporal. Bagong ganito o whatever? Bago, siyempre. Bagong damit, bagong ganito, bagong ganyan. Bagong bahay. Lahat. Walang gusto magpunta sa langit. Naalala ko, ewan ko, kasama ka din yan, nung nasa Butulan ako. Many, many years ago, nagpe-preach kami. O, sinong gusto magpunta sa langit? O, lahat gusto. O, lahat. Sino bang ayaw? Okay? O, kako. Kailan niyo gusto? Ngayon. O, kailangan kayong mamatay ngayon? Walang na wala nang may gusto. Okay. O, kasi kailangan mamatay. Alam niyo, ibig sabihin nun, wala talagang ano, dating yung langit. Malabo yung langit. Kasi unang-una, hindi naman talaga pupunta rin sa langit. Ba't sila mamamatay, di ba? O, kailangan bago yun. Mamatay ka muna, bago yun. O, yung second requirement, death certificate. Sa bundaig din ngayon, 7 billion plus. Palagay nyo ilan yung may tunay na death certificate. Halimbawa, nandun, nagkiklaim ko ng eternal life, eternal benefit, o kaya temporal benefit sa Diyos. O ito po yung aking certificate. Ano yung binibigay mo? Moral birth certificate. Kasi pag dumaan ka sa death, automatic meron kang birth certificate. Kaya dapat hindi happy birthday, dapat happy birthday, birthday. No, die. O, dapat namatay ka muna, di ba? It is in dying that we are born to eternal life. Kahit ngayon pa lang. Di lalo na pagtunay na namatay ka dyan. Di ba? Boy, ba't ka nakapangalumba? Yung bang pangangalumba bang ganyan eh? Anong iniisip mo? Di ba nag-alala ka? Dead. Sa mga po mo. Kailan siya namatay? Ah, iniisip mo kung kailan ka talaga namatay? Birthday nga gano. Ikaw, Bill, anong masasabi mo rito? Anong symptoms ang nadarama mo magmula umaga hanggang gabi na symptoms na wala kang talagang death certificate? O kung meron man, eh malabo, kulang ng spelling, o kaya wala yung pirma ng doktor. Diba? Baka hindi kayo libig. Sige, palagay nyo. Ano, saan tumitibok yung ating puso? Ano yung mga inisip natin? Ano yung mga nakikita? Tumitibok sa daigdig. Ba't mo sinabing tumitibok ang puso mo sa daigdig? Bawal yun eh. Pero sa John 2:15-16, do not love the world or anything in this world. Bakit, Bill? Ba't tumitibok? So, ang dating po niyo, parang nilarawan ko yung mga buong tao na nilang iniisip. Ah, hindi pala talaga ikaw ang ibig sabihin. So, he is passing the buck. Hindi naman daw siyang ibig sabihin. Yung kasama kaming bahay, po ko doon, kasama. Ah, yun, bumawi. Kasama po doon. Sila mo pa rin. Pati kami sa kasama na rin. So, Saldi, ano masasabi mo rito? Delikado to. Kaya napaka-importante nga yung... Oh, check your faith, sabi sa Bible. Oh. Yung kasiguruhan na pinanganak ka, kailangan talaga para matiyak mo yung... Dito nga sa daigdig ngayon. Oh. Yung death certificate. Oh? Doon mapasok yung ano, yung birth certificate. Pero meron ka bang alam na taong inisyuan ng death certificate? Yung tunay na namatay, ha? Namami-ami yan, nandiyan? Wala. Processing. Pero bakit sa Christian life? Ba't meron ganun? Sabi natin, patay na tayo sa libutan, wala na tayong old sinful nature. O ba't nagbumulto ka? Baka totoong may multo. Di ka tayo multo? Hindi. Okay. Ano? Nalaman nga lang natin katotohanan yan dahil sa inyo, eh. Oh, teka muna. Narrow down pa natin ang issue. Huwag na tayong mangusap sa daigdig. Obvious naman yan eh. Ang kanilang obsession dito sa lupa. Mayroon mo kayong naririnig sa radio, sa TV, na mga political leader na ang pinapanalangin nila, mawasak na yung bansa nila. O kaya magkaroon silang economic crisis, o kaya collapse finances. Wala. Okay? Pinoprotektahan pa nga. Understood na yun. Alam na natin yun. I-narrow down pa natin. Sa Pilipinas na lang.
may naririnig kayong politiko rito, o kaya religious leaders, o kaya mga economic leaders na nagpe-pray na sa, katulad ng mga pinagpe-pray ni Paul at saka ng mga na, mababasa nyo sa Bible na ine-enjoy pa nila kung minsan yung sufferings. Even death, meron bang gano'n? Anong nangyari sa Christianity? Hindi kaya obvious na hindi na natin convince, dapat convincein yung mga tao na mali. Diba? Yung that which they call Christianity today is the very thing that Christ came to abolish. Kaya sabi ng mga ibang mga Christian reformer, ang panalangin nila, sinisigaw ng puso nila, O thou Christ of heaven, redeem us from the Christ of dust. Diba? Oh, kaya natin pinag-usapan ngayon to, diba? Yung check your faith, diba? Yung kanina, sabi ko nga sa inyo, magiging title nito, If Symptoms Persist. No? Oh, alam na ng mga tao sa labas yon. Consult your... oh, dito naman, check our faith. Okay? Oh, sige. Ikaw, Saldi, mula kaninang umaga, ilimitan natin dito sa ating mesang pahaba dito. Huwag na tayong lalabas sa labas, baka sabihin lang nag-aatol tayo. Wala ka bang symptoms na nararasan ka mula kaninang umaga? Symptoms na ikaw ay talagang hindi pa talaga. O yun, negative muna. Na mag-mature completely, 100%. Okay. Sa buhay ng Diyos o kaya ni Kristo. Alagay mo. Nang gumising ka kanina umaga, wala ka bang worry? No? Wala naman po kaya kasi... Wala kang takot? Wala po. Maraming dahilan kung bakit hindi natatakot ng tao, boy. Ha? Okay, hindi nagwa-worry. Hindi kasi tiyak natin yung pupuntahan natin, boy. Ah, tiyak mo, okay. So, ikaw ba, may anak, may apo? Wala na po. Ah, wala na? Oh, wala na po. Oo, pero nandiyan ka ba sa mga apo mo ngayon, mga anak mo? Mm-hmm. O hindi ba kuminsan, kapag hindi ka puspos, nagwa-worry ka? Pag hindi ka nakasurrender? Meron, pagkain, tirahan, dami. Oh, meron po, meron. Yung kanilang needs sa school, et cetera. Oh, di ba? O yung bang mga needs nilang yun, o kaya yung mga sufferings, may sakit, ganyan. Hindi mo dinarandam kahit pa paano. Meron. Kasi nga, o yung pakiramdam na yun, kanino galing yun? Di ba? Ang sinasabi natin dito, Saldi, chine-check natin yung ating mga health, yung spiritual health. Kung talaga bang healthy tayo. Kasi madali sabihin na, namatay na kami, nilibing na buhay mong galing, tumakit sa langit, ang Holy Spirit ang buhay namin. O, sa atin dito ngayon, nakikita ko, si John lang medyo qualified. Kasi ito, sasalang bukas. Di pa, papipirmahan nga yung nanay nito eh. Na, di ba? Di ba ganun? Na may waiver. Kasi yung doktor yung na-expect niya, pwede siya magkamali. Bagamat pagbubutihan niya. Pero si John, manganganib na siya bukas o makalawa, mamamatay ka. Naintindi mo yun dyan? Apo. Oh. So ikaw, nakikita ko, napakampante mo. Bakit? Parang si Saldi. Pumapasaya yata kayo. Hindi, masaya na siya kasi nakuha na niya NDB niya. Masaya ka dahil makakalibre ka sa hospital kahit pa paano. Bagamat may gastos yan. Matagal-tagal ka ron. Okay? So ba't wala kang worry? Ba't wala kang takot? Lahat naman po kasi nakikita ko po kasi sa akin po sa isipan na yung Panginoon pa rin siyang gagawa eh, kung ano talaga yung kagustuhan niya. Pero meron bang nasa isang sulok ng isip mo na kahit paano dininig ng Diyos yung panalangin namin dito na sana makasurvive ka riyan, maging successful ang operation, mabubuhay ka? Naging pagnanasama ng puso mo yan? Nagkaroon po ng konti, pero... O kung konti, sabihin mo, di ba nanalangin ka, nagagaling ka rin? Ako pinagpe-pray ko, gagaling ka. Alam mo kung bakit? Kaya ako pinagpe-pray, nagagaling ka at masasurvive mo lahat dyan para magamit ka lang ni Lord. Yes. O pero kung di ka gagamitin ni Lord, sabi nga ni Pablo, sa kung akong tatanungin niya, gusto ko na mag-depart. Gusto na niyang umuwi sa langit. Ang tanging dahilan ko niya, kaya ayaw ko kasi gusto kong gamitin pa ako ng Panginoon dito sa lupa. Ganun ka ba dyan? Yung dahilan, kaya gusto mong maging successful yung operation para magamit ka ni Lord? Sigurado ka? Sigurado dahil kung hindi, hindi ka namin susuporta. Bakit? Bakit? Hindi, bakit? Wala namang kwentang boy dito, kundi rin lang ang Diyos ang gumagawa. Yeah. O, di ba? O, palagay nyo, yung mga Christian sa bundang, sinong gumagawa sa kanila? O, maghatol na tayo ngayon, kasi pwede namang maghatol pag wala na yung ating problema. Sige. Satanic. Ah, bakit? Kasi ang obsession nila, halimbawa, nakasalang yung mga tao sa ospital, pwede, ay, abot-abot ang kanilang panalangin, hanggang dyan sa pisngi ng langit, na makasurvive sila. Bakit? May anak, may asawa, may apo, may ganito, mayroon silang karir na dapat ituloy. Meron silang naumpisa na project na hindi pa tapos. Oh, para saan yun? Kanino yun? Oh, sa Diyos ba yun? Hindi. Hindi. Kanino yun? Sa daigdig, sa sanlibutan, sa sarili lang nila. Legal ba yun sa Diyos? Lehitimo ba yun? Hindi. Oh. So ang ibig sabihin, kung ganun lang din tayo, at karamihan ng mga Kristiyan sa buong daigdig, yan ang panalangin. Mag-stay dito. Okay? Dito asenso. Dito matatapos ng karir. Dito i-establish yung kanilang pamilya, yung kanilang karyan. Di ba?
Kaya maliit, kaya malaki, o dynasties, yun ang kanilang pangarap. Kaya very proud sila. Mm-hmm. Diba? Pero sa harap ng Diyos, ano yun? O paano pala kung meron tayong symptoms na ganun? Deep within the very deep of our heart and mind, meron tayong konting inggit doon. Sa ganun, doon, doon, ganyan, ganyan. O, palagay nyo, di yun ang buo, di ba bunga ng, ano yun, bunga ng laman? O, dito sa puntong ito, sinasabi natin sa sarili natin, saka sa mga nakikinig sa atin, na i-examine nila yung bunga ng laman at bunga ng espiritu. Kasi yung bunga ng espiritu, yung kapag ka ang Holy Spirit ang siyang buhay mo. At hindi ka naglumalakad o nabubuhay ayon sa dikta ng laman, na animalistic, na dito lang gusto nila, pagka hindi rahan, damit, sex, etc. E, pagka na lumalakad ka sa spirit, ibang klase yun. Ah, hindi ka makasanlibutan, makalangit ka, nakaset ang mind mo sa heavenlies, at gustong-gusto mo nang umuwi. Gustong-gusto ba na talaga nating umuwi, boy? Sa langit. Gustong-gusto. Papabutan langit, siyempre, masarap dun. Eh. O, titingnan natin. Halimbawa, ngayong oras ito, may narandaman ka, bigla sumakit yung tagiliran mo. Hindi ka na makalakad, namamanhid lang yung kanan kamay mo, symptoms ng may appendicitis ka. O, palagay mo, praise the Lord. Ha? Tiyak mag-pray ka, sabi mo, Lord, hindi pa muna ako umuwi. Yun, lumabas din. Tumambyo. O, wala mo sa, hindi ko sinasabing masama yan. Ang sinasabi ko, doon natin matetest ang sarili natin, doon sa moment na yun, doon sa crossroad na yun. Diba? Yung good tsaka yung best. Diba? O, ano yung good? Ah, gagaling ka. Eh, yung best. Uwi ka na. O. So, bakit ayaw nating umuwi? At lahat ng paraan gagawin natin para hindi mamatay. Bakit? O. Alam mo naman ang answer eh. Diba? Malabo yung sa kabila. Napakalabo. Malabo. Ang maliwanag talaga itong konting buhay na to, konting laman na to, malino, na kahit kulubot na, kahit malapit ng ang dami ng symptoms, pinipilit pa rin. Di kaya tayo may symptoms. Ha? If symptoms persist, consult the Holy Spirit. Halagay nyo. Bill, ano masasabi mo dyan? Ha? Holy Spirit talaga yung Inamin natin, di ba? Lahat tayo may mga weaknesses na ganyan. Kung saan tayo na-develop sa daigdig na to, it may be hindi sa malaking bagay. Nakalimbawa, bilyonaryo, ang pangarap mo, sakupin ng daigdig, ang Southwest Philippines. Ha? Diyan na lang sa bahay. Bahay lang makikita yan. O, di ba? Kumisan, doon natin nakikita. Eh. Sa, kung talagang saan pumipintig yung puso natin. Saan tayo nakaset talaga for conquering, di ba? Sabi nga, madali magsalitang conquering ng daigdig. Eh. Pero kapag yung sarili mo hindi mo makonquer, may symptoms ka na talagang ang globe, gravity mo, pababa, hindi pa akyat. Dahil magaling tayong mga tuwiran, magaling tayong magtago ng mga kainahan. Di ba? O di kaya yung tao, di kaya napakahirap gumaling kahit sa human viewpoint kapag tinatago niya yung sakit niya doon sa doktor. May narinig ka ng ganun, Saldi? Nagpunta sa doktor. Sabi ng doktor, ano pong sakit niyo, anong nararamdaman niyo? Wala po. No? Ano pong ba't kayo nandito? Anong sabihin niyo? Huwag kayong matakot. Huwag kayong may, anong nararamdaman mo? Anong secret? Ha? Ano sasabihin ng doktor? Hindi ka pala alabasin ka ron? Pumunta ka kaya, di ba? Kaya ka pumunta nga doon. Papacheck pa nga, di ba? Kasi may nararamdaman ka. Ngayon, wala. Sasabihin mo, wala. Anong nararamdaman natin ngayon? Ha? Talaga yun. Tano na. Hindi ba tayo nasusubok kapag mayroong good? O kaya, masarap, o tungtokso, para tumama ka sa loto. O kaya, gumaling ka. Okay, man ganun, di ba? O hindi kaya tayo doon nasusubok. Praise God, gumaling ako. Praise God, tumama ako rito. Anong ibig sabihin nun? Ayaw mo umuwi. Ayaw mo matay. Ay, makakabili ako ng ospital. Tumama ako ng 300 million kanina lang kasi tinamaan yung dolo to kanina. O, di ba? Andali. Sandali mo makakalimutan kahit na ikaw pa yung pinakasanto sa daigdig. Yung langit. Tama, mali. O, pero karapat dapat ba sa atin yun? Ha? Common sense, na ang langit, napakarindi. Di ba? Yung langit ng mga langit, ganun. Ganyan. At ang pinag-aarihan doon, hindi lang barangay, hindi lang mga cities, hindi lang mga galaxies, kundi mga universe. O, bakit tayo natin doon? Bakit lahat ng kilos natin mula umaga hanggang gabi, nagpapatotoo na tayo merong cognitive dissonance? Subukan mo nga, boy. Sabihin mo, turo mo yung ilong mo. Ako'y nakakamoy sa pamagitan ng aking tenga. Turo mo yung ilong mo. Ito ilong. Naniniwala ba naman kami dyan? Eh, nakakarinig ba naman yung ilong mo? O tama, pero yun ang ibig ko sabihin. Pag sinasabi natin makalangit tayo, nakaset ang isip natin sa langit, handa tayong mabuhay, mamatay dahil sa Panginoon Yesus. Tapos mamaya-mamaya, pagka in-examine nila yung isip natin, okay tayo mismo, hindi talaga tayo ganun. O, di ba? So no wonder yung ating patotoo, nadidiskaril. O,
Kaya ang patutuo talaga, hindi gaano yung salita eh. Dapat talaga yung buhay. Di ba? Buhay. Our action speaks so loud. Our life speaks so loud. They cannot hear what we are saying. O palagay ko, kung makita tayo, kahit di tayo sasalita, nasa gitna ng mga pagsubok, ng temptation or whatever, para tayong stoic, no? Stoic. Wala lang, no? Wala lang. Pero hindi yung alam mo rin. Yung alam mo rin, yung dahil ka, irresponsible ka lang, o kaya sinigilan ka lang manhid, o kaya may problem ka, psychological, kaya walang... hindi yun. Nangungusap tayo dito, yung normal na tao, na kung saan, alam niya kung ano yung gospel, namatay siya, nilibing, wala na siyang pakialam sa daigdig, sumalangit siya, wala siyang pakialam sa daigdig. O sa universe, kasi nandun ka sa langit ng mga langit. Okay? Baba pa yung Holy Spirit ni Kristo, hindi lang, pati yung Diyos Ama, at wala lang mahalaga sa iyo, kundi yung mission niya. At ang daigdig, alam mo naman, anong mga oras, puputok ito. Konting ano lang, kasi, konting review lang, kasi may, meron naman tayong bit sa taas, di ba? Kasi nga narinig sa anin eh. Okay, ganda nito. So, konting ano lang, pagdating ni Jesus Christ. Gusto yung topicin ko, mabilisan lang itong pagdating ni Jesus Christ? Ano ba? Ang kamatayan, pwede tayong, si John nga eh, di ba? Bagamat ang prayer ko dyan, ha? Makasurvive ka, mabuhay ka. Yun, amen daw, sinusubok ko lang. Pero, dahil lang sa gagamitin ka. Amen. Ng Panginoon, ha? Kung hindi yon, mabuti pa ang panalangin natin kay John. At sa ating lahat, mamatay na tayong lahat. Kasi habang tumatagal tayo dito, dumarami ang problema. Okay? Hindi lang sa kalusugan, sa mentally, lahat, pati political, economic, social. Now, punta tayo sa pagdating ni Jesus Christ. Ito pa yung isang dapat pagandaan, hindi lang yung kamatayan. Yung pagbabalik ng Panginoon Jesus, any moment, pagdating sa punto na resurrection at transformation. At rapture, di ba? So, ano yung sinasabi sa Daniel 2? Sinong nakita ni Daniel doon sa napanaginip ni Nebuchadnezzar na nakalimutan niya? Hindi niya lalo, hindi niya kayang interpret, di ba? No, nakalimutan nga. So, pinatawag yung mga wise men. Di rin nila, malay nila kung ano yung napanaginip niya. Eh, gusto ni Nebuchadnezzar, eh, sabihin ko ano yung napanaginip niya. Ano sila? Ano si Hilo? Hindi nga silang nanaginip eh. Oh. Ito nga nanaginip, nakalimutan nyo pa kaya ma... Mas pinapainterpret pa. Talaga itong si Nebuchadnezzar, palibasa, yung absolute power, di ba? Oh, so anyway, so ano nang dumating si Daniel? Alam mo, sabi niya sa haring Nebuchadnezzar, yung napanaginip po, simple lang yan, isang statuang malaki. Yung ulo niyan, ginto, yung dibdib niya, yung dibdib niya at kamay, yung silver. Yung chan niya, tsaka yung dito sa may hita, yan ay bronze. Yung baba niya, bakal. Yung pinaka ano, daliri doon, yung sampo, bakal at miry clay. Ano, buhangin yun na may, sa, ano, may clay. O, madaling mabasa, gaya, nagkahaluwi tsaka yung bakal. Di ba? So, ba't ko sinabi agad to? Hindi para i-explain ng isa-isa to, kasi Google mo lang ito, ang daming interpretasyon. Sabihin ko lang in general kung anong nangyari sa daigdig na to. Noong panahon ni Nebuchadnezzar, yun, sabi nga ni Daniel, ikaw po yun, yung hulo. No, siya yung reigning empire, ruler, o king o emperor nung panahon na yun, nung Nebuchadnezzar's regime, na kung saan papalitan ng Medo-Persian Empire. Okay, yun ang nilalarawan nung silver na braso rito. Tsaka, oh, di. At pangatlo, may darating pong karya na isasubdue, o kaya sasakupin yung pangalawang yun. Yun nga yung Grecian Empire. Ilan na yun? Tatlo. At yung pangapata niya, yun yung nilalarawan ng dalawang legs na bakal, no? At merong sampung toe. So, daliri doon sa baba, doon sa pa, okay? So, sabi niya, yun ang lalabas na karyan dito sa daigdig, okay? Hanggang doon sa kaduludulo, sa uling araw, yung bato na nanggagaling sa taas, na babagsak doon sa sampung daliri sa pa, wawasakin yung mga yon at ang buong ano, statuang yon mababasag. Sabihin, lahat ng karya na impluensyado ng Babylonian Empire, Medo-Persian Empire, ng Grecian Empire, Roman Empire, 2,000 years ago plus, hanggang ngayon, mawawala lahat dyan. Okay? At ang mananatili lang yung kingdom ng Panginoon sa millennial reign of Christ na resulta ng bato na yun na bumagsak dito sa daigdig na walang ibang ibig sabihin kundi ang Panginoon Jesus na babalikan ng mga oras. Okay? So, what about the Roman Empire? Ang Roman Empire, maraming istorya dyan. Bago pa itatag ang Roman Empire na nag-conquer sa Grecian Empire, marami kayong istorya, i-ano na lang nyo, i-google o kaya YouTube, okay? Sasabihin ko na lang, ang Roman Empire, akala ng iba bumagsak, hindi totoo, okay? Ang totoo, sabi nung panaginip na yon, ni Nebuchadnezzar na in-interpret ng prophet ng Diyos na si Daniel, hindi nagkakamali. Yung empire na yon, yung pangapat, hanggang ngayon nagsasurvive. Paano nagsurvive? Well, alam naman natin na yung Roman Empire, may Western Empire
o Roman Empire at saka may Eastern Roman Empire. Dalawang Roman Empire. Kaya nga dalawang legs eh, yung estatwa, di ba? Alam na natin na yung Roman Empire na yan, dalawa rin. Isang religious, isang political. Kung pag-aaralan mong history, ang Roman Empire na ituluyan sa pamamagitan ng Roman o West Roman Catholicism at ng East Roman Catholicism, bandang uli nga, yung East Roman Empire, yung Rase. Kaya nga yung emblem nila, dalawang ulo, na isang ibon na yun eh. Madalit salita, yung Western Roman Empire, nandyan din yung impluensya ng Roman Catholic at ang totoo, yung Protestant, Roman Catholic din yan. Branch yan, kabal yan eh. At yung mga anak nila, yung mga Christians ngayon sa buong daigdig, ang tawag nila kulto, Roman Empire din yan. Ang totoo, lahat ng doctrine nila, ayan na impluensyado ng Roman Catholic. Pati nga yung mga structure nila eh. Tingnan mo yung kanilang mga simbahan. Tingnan mo yung kanilang mga structures, kahit na yung mga political structure nila. Okay? Ang religious Roman Empire, isang legs yun. Okay? Na may political ano rin na touch, no? Kasi ang Roman Catholicism nung araw, laging siya dominante sa political system sa buong daigdig. So, ganoon din ang East. Ganoon din ang East. Ang Eastern Roman Catholic Church, ganoon din na impluensya niya yung mga Eastern nations, pati yung Europe, pati yung Russia. At meron ngayon dalawang legs of power sa buong daigdig na religious na nakaka-impluensya sa political power sa buong daigdig. Ang isang example niya, halimbawa, mapunta ka ng Amerika, tingnan mo yung Washington DC, tingnan mo yung mga building doon, tingnan mo yung kanilang mga structure doon, so, yung kanilang architectural design doon. Galing yun sa Greece, okay? Yung Pantheon, okay? Yung Capitol Hill, galing yun sa Greece. Magpunta ka sa buong daigdig, lahat yan meron ganyan. Huwag na tayong lalayo dito lang sa Pilipinas. Kahit saan ka magpunta rito, huwag lang gano'n sa Mindanao, okay? Dito sa Luzon, Visaya, kahit saan ka magpuntang ano, bayan, merong munisipyo. At very proud yung mga tao pag meron silang mga column ng mga galing yung design sa Greece, design, no, Gothic, Corinthian, etc. design. O yun, patatandaan talaga na yung political Roman Empire, Roman, buhay na buhay. Pati yung Roman Catholic system na kung saan religious, buhay na buhay. Buhay. Di ba bawat simbahan, bawat munisipyo may simbahan? Bakit bawat kapitolyo ng mga probinsya rito sa Luzon, merong ano, merong katedral doon, simbahan na malaki. Tama, mali? Meron po. O, anong sinasabi ko? Okay? Kaliwa ka ng leg, laging merong political religious powers. At kahit na puro dominante religious power dito, kontrolado niya yung politics. Ang problema ngayon itong uling araw, yung politics na dodomina yung religious powers. Na siya mangyayari sa uling araw, yung false prophet, itataas yung Antichrist, pero bandang ulay, yung Antichrist, ibabagsak yung false prophet. Ang ibig sabihin, yung religious system na galing sa Rome, na impluensya ng mga system political sa buong daigdig, lahat, ha, lahat, pati yung mga konstitusyon, pati yung mga setup sa Senate, Congress, lahat yan, puro Roman Empire. At kung hindi man, pag iinugat mo yan, talagang ang ugat niyan galing sa Roman Empire. So, anong sinasabi ko? Ang Roman Empire, yung port kingdom, buhay na buhay. Saan lalabas yung Antichrist? Kahit saan. Kaya Mediterranean, dyan sa Middle East, kaya sa Europe, kaya sa Amerika, kaya sa Pilipinas. Walang problema dun. Lalabas ang Antichrist sa Roman Empire. Kung sasabihin mong revive yan o hindi, lalabas pa rin sa Roman Empire na kung saan yan ang port beast na sinasabi ni Daniel sa huling araw. At ngayon, eto na yung problem ng mga hindi nakahanda. Yung 10 toes na yan, ako 1980s pa, sinusubaybayan ko na yan. Revival of the Roman Empire. Sa ngayon, mayroong chismis dyan sa Europe. Halimbawa, si Macron. Ang plano niya, buuin ang Roman Empire sa punto ng military might ng 10 bansa na superpower sa Europe. Nandyan yung lahat ng symptoms na sinasabi sa Book of Revelation, sa Book of Daniel, na sa uling araw na to, lalabas yung mga pangyayari sa Middle East, yung scenario dyan, yung fulfillment ng Psalm 83, Isaiah 17, at saka yung Ezekiel 38-39, nandyan na lahat ang sangkap ngayon sa Middle East. So ano yung kailangan ngayon? Kailangan naman tayo mga Christian kasi bago yun. O kaya, before, on, or after this war sa Middle East, darating ang Panginoon Jesus in the context of rapture. Okay? So kailan nangyayari yung mga sinasabi kong symptoms na yan sa uling araw? Palibasa pa naman 6,000 years ngayon.
at 2,000 years from the time of Pentecost hanggang ngayon, o kaya nung panahon ni Kristo hanggang ngayon, lahat ng chronological data na kailangan para maging indicator sa pagdating ni Kristo, present lahat. Oh, lahat ng signs of the times in the context of wars, rumors of wars, nandyan. Lahat ng context sa issue ng plagues, pestilence, Ebola, kung ano-anong mga non-resistant na mga antibiotic na mga sakit, nandyan na. Diba? Punta kayo sa ospital. Huwag na natin sabihin yung 250,000 na mamatay araw-araw. Ah, minimum pa nga ngayon yun eh. So ang ibig sabihin, nandyan na lahat yung mga sinasabi ni Jesus Christ na sa panghuling araw, pansin ninyo, ito yung mga signs. Ha? Lalo na pag dumating na yung peace treaty. So, ang speculation nga ng iba dyan, narinig mo si Dr. Reagan noong isang araw, tsaka yung ibang mga alibaw, sina Bill Salo, sina Anderson, etc. Lahat ng mga experts sa mga ganyang issue, naniniwala dyan. Medyo pagkakaiba na lang nilang konti, yung mga timing kung kailan yung regera sa 83, na ngayon ay nandyan na yan, nakaabang na yung mga kalaban ng mga Israelita para lusubin yan, in fulfillment sa Psalm 83, nandyan na yung nakaabang panganib kanina lang, narinig ko sa radio, sa TV, sa internet, na yung Damascus nanganganib, bombay ng Israel, in fulfillment sa Isaiah 17, na niibon, wala nang titira doon kasi nga nunukle rin yun. At yung Ezekiel 38:39 nanganganib na mapulfill, either before either ngayon, okay, rapture muna bago yun, okay, yun muna bago rapture, pero nandyan na yung mga sangkap. Diyan sa Middle East, kasi yung Russia, yung Turkey, yung Syria, yung Iran, yung Iraq, at saka yung mga neighboring Arab countries, ready na para i-fulfill yung kaganapan ng prophecy sa Ezekiel 38:39. So lahat yan, ang nakikita ng mga ibang scholars na expert dyan, kasi pang-tribulation to mga to, tayo pang-rapture eh, kaya kinocode ko sila. Mas authority sila pagdating dyan kaysa sa atin. So nakikita nila itong tribulation period, napakalapit na. In fact, sila yung number one na nagwa-warning ngayon sa mga Christian sa bundok. Kasi alam nila, lahat mararapture eh. As at born again, para umanda-anda na. But, ang sinasabi ko, nagkakamali sila. Totoo yung darating ng Panginoon Jesus. At mas madali pa siguro kaysa sa in-expect nila. Tayo dito, kaya tayo nagmamadaling ganito kasi any moment, pwedeng dumating. Oo, yung resurrection, the dead in Christ, shall rise first, tayo mga buhay pa, matatransform kasi 40 days after that, rapture na. At goodbye world na, no? Wala nang problema. At kung darating ngayon dyan, hindi ka na yung operahin bukas. Ah, sila na yung operahin. At yung nag-reject sa'yo at tinanapan ka ng pera dun, ah, tatablan na yon ng tribulation period. Huwag ka mamimersonal, sweetheart. Tabla lang. Pero naunawa natin ang mga tao talaga, lalo't pinaharap ng nanay mo, tatay mo, binenta yung kalabaw, binabawi nila. Kaya pa English-English sila, binabawi nila, pati yung natutuwa nila sa school, para magmukhang sosyal, sikat. Kasi yun lamang naman talaga ang kanilang pag-asa. Yung habang nabubuhay sila, medyo may pupuri sa kanila. Importante sila. Sinasamba sila ng mga tao, di ba? Okay. So, may katapusan sila. May expiration date sila. Okay? Tayo, wala. Wala tayong expiration date. Dito lang tayo medyo nahihirapan ngayon. Pero yung kahirapan na yan, dapat maging stepping stone. Para lalo tayong tumibay, para lalong makaipon ng kayamanan sa langit, parang lalo nilang madama yung glory ng Diyos na hindi lang sa kayamanan na pupuri ang Diyos, kundi lalo na sa kahirapan. Kasi doon lalong nakikita, laki na observe ng mga tao ang kaibahan natin. No? Yung gold fears no fire. Okay? At na kumikintablang daw yung ano, yung di ba, nung adraw na, nagpapapalis tayo sa Angeles. Yung mga, mga bronze sweat, ginaganyan na rin, kinikis-kis ng kinikis-kis. Hindi kaya si Tarzan, yung apelido niya, kiskisan. Kasi kinikis-kis tayo. Ng Panginoon, pinapagkinang tayo, di ba? Yung patotoo natin. O si Tarzan, nawa ng Diyos, nakalusot, di ba? Napuri ang Panginoon dahil sa kanyang kahirapan. Bagamat kamuntik na mamatay yun. O, panalangin niya nun, talagang wala. Ikaw naman, anong apelido mo? Kalusa. Oh, kinakalos tayo. Dapat sakto lang, di ba? So, wala nang dumi. Wala nang Dominguez. Wala nang Dominguez. Pati apelido, pati yung pangalan mo, boy, kita mo, Crespo. Cristo. Oh? At pati yung pangalan ni Salde, Nicolao. Magiging ruler na tayo ng mga tao at ng buong daigit ng Dominguez. Kasi yung apelido niya, Gog. Bakit Gog? Russian. Russian na nga pala. Delikado yan. Pero wala na yun, patay na yun, di ba? So, ang delikado yung kay Adrian kasi ang nagpa-plot sa Israel noong araw, kaya hindi na nanatiling Israel yan, naging Palestine, si Emperor Adrian. Yan ang nagpangalan na Palestine sa Israel noong araw. Hanggang ngayon, tuloy, pinag-aawayan ng mga Israelita at saka ng mga Palestinian dahil kay Emperor Adrian. Okay?
So si Adrian ngayon, babawi yan. Okay, babawi yan. So, dating... Ikaw, talo rin siya, kuya. Ha? Ayun, isang araw, talo rin siya. Bakit? Si Adrian Goner naman yun Adrian wala na. Adrian. Hindi na i-reach yun kasi talo na eh. So may bagong Adrian ngayon, yan si Adrian. Yeah, yan ang tunay. So si Kurak, lalo na. Yun eh, talagang marindi yan, di ba? So anong pinag-uusapan natin dito kanina pa? Yung pangalan nga nito, if symptoms persist. No, consult the doctor up above doon sa langit. Okay? Oh, pero ang Diyos nasa langit, nasa atin. So finally, dahil tayo talagang kanyang manifestation, kumbaga wala namang gagawin ng Diyos kundi padadaan sa kanyang katawan. At ang tunay niyang katawan, tayo rin. Judgment must begin in the house of God. At yun ang sinesend nating message sa buong daigdig, sa mga kapatiran nating wala rito, na nagkalat sa buong daigdig. Sinasabi natin sa kanila, pag meron silang nararamdamang symptoms, na kumbaga tumitibok ang puso nila sa daigdig. No, kumbaga ang obvious na palatandaan nyo sa daigdig, yun ay kaya nauso yung cellphone siguro, pinahintulot ng Diyos, yung mahilig sa selfie. Pero pa rin selfie, sin, egocentric, nandun pa rin yung tinatawag nating narcissistic attitude, nandun pa rin yung tinatawag nating egomaniac na wag na wang masabihan tayo na ganun. Pero yun eh, maraming forma yun, di ba? Pwedeng hindi tayo sarili natin, yung pala sa pamilya, sa gobyerno, yung pala may gusto tayong patunayan doon sa luma nating kalikasan, di ba? Wag! Kailangan talaga meron tayong death certificate para magkaroon tayo ng bagong birth certificate na tinatanggap ng langit. Pero kung gaano kahirap yun ayusin yung ano mo dyan? Pipila ka, ganito, konting maling spelling, ang dahil mong dadanan. Napakaselan kasi na-identify ng mga bansa kung talagang tunay ka. Kasi magbe-benefit ka doon sa tax benefit ng mga yung binibigay na tax ng mga tao sa Pilipinas, kailangan magamit 'yon ng mga official sa tamang paraan. No? So tayo rin dito. Napakaigpit ng Panginoon, tinitiyak niya na talagang dumaan tayo sa gospel, yung tamang proseso na tunay tayong may birth certificate papuntang langit kasi na-issue na tayo ng death certificate ng daigdig. Patay na tayo dito. Mm-hmm. Oo, naiintindihan kaya ng mga nakikinig sa atin yon? Nako. Ha? Naiintindihan. Cowboy. Malabo ko yan. Ha? So patuloy na eksaminin ang sarili, no? Mm-hmm. Kailangan tumitibok lang ang puso natin sa langit. Yung mission natin dito, which is evangelism and discipleship. Pero gawa pa rin tayo ng gospel tracks ng title, galit sa iyo ang Diyos. Gusto kanyang patayin. Pwede po. May Bible verse din. Romans 5:8, etc. So ano yung natutuwa nyo? Ha? Na may benepisyo sa halimbawa sa mangyari sa bukas, no? Maging patotoo ka ron. Magningning ka ron. Na ikaw lamang ang anak ng Diyos doon na kahit anong dumating. Kaginawan, kay kasakitan, kay kamatayan. Praise God forever. Amen? Amen. Iyon ang ibig sabihin. Salamat sa biyaya, pero salamat din kahit hindi biyaya. Sabi nga, God causes all things to work together for good to them that love God. Amen? Amen. O, doon. Good guys, James.